Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Baha! Baha! Dad, baha! Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Mayong anlaw, mag-uban o sa kitasbal sa usang ka-oras sa programa Talakayan tungkol ninyo sa Philippine Information Agency para sa cable TV o sa DXIM Radyo ng Bayan. So, mga higala, no, sa ulungon na usap sa Department of Labor and Employment ang ilang 81st anniversary. So, kumundiini ang kauban nato, no, ang mga opisyales sa DOLE. So, kauban nato this day, si Sir Rodrigo Diloso, ang OIC Assistant Regional Director sa DOLE 10. Sir, maayong buntag. Kauban na sab nato si Ma'am Mildred W., ang Labor Communications Officer. So, siguro sa pagsugod, no, ato ang ngayon si Sir Diloso. Sir, pwede ba nato masubay, no, sa ato ang mga piksunod, iman man sa ato mga kauban sa media kung unsay mga activities nato to celebrate your anniversary? Mayang buong sa tanan, akong tibaya sa mayong kabuntagon, Chara Cagayan, o sa tibok Amihanan ng Mindanao. Actually, ang Department of Labor and Employment, nalipay kayo ako, nga kami mag-celebrar sa atong ika-81st anniversary. We have a theme for the celebration, which is filled like this, no? 81 taon na umarangkada patungo sa disenteng trabaho at maunlad na negosyo. This is a moment of truth because we feel DOLE is already 81 years of service from being a bureau until it become a Department of Labor as it changes its faces as they go through with the services that they are being entrusted with. Mayong adlaw sa tanan, inapunta ng atong pag-celebrar sa atong anibersaryo, mahimong kining mabulukon o makahulunganon. No? Thank you, sir. Siguro, ato po i-enjoying si Ma'am Minder, no, to tell our friends from the media o yung mga itong pinsunod kung unsay mga activities, ma'am, nga ginanay na ito araw pag-celebrate in. Yes, una sa tanan, Jor, nagpasalamat din kami sa Department of Labor and Employment, sa PIA o sa atong mga supportive din na ito na mga partners sa atong Trinitya na nagtabang sa amo pag advocate sa among mga programa o sa among mga servisyo. Labi na kamong Monday, December 8, mo gini ang adlaw sa among anniversary. So ang highlight sa among anniversary will be a job fair. So nanawagan ni sa tanan katong kapangita o trabaho, mga job applicants. Naatay job fair karong Lunes sa Centrio Mall. Pwede na mo makaato mga 9:30 sa morning. So bring your resumes and your corporate attire and your big smile sa atong mga inyong mga prospective na employers. Base sa among report, as of yesterday sa hapon, naanatay 29 ka-companies na nag-signify opening sa 4,655 ka-vacancies. So niyani na ay 23 ka-companies para sa local na posting with 1,619 vacancies o naapod sa overseas 6 ka-companies with 3,036 ka mga bakante na trabaho. Sa ato ang counterpart, ma'am, sa mga probinsya, unsa po i-expect sa ato ang mga lumulupi, ano, katong naa sa, for example, sa Bukidnon, sa Iligan, doon na po sila yung mga activities na? Kani ang highlight diri sa Cagayan de Oro, Jor, pero nasa mga companies sa like sa Bukidnon na diri nag-join sa Cagayan de Oro join sa job fair. So tara na mong mga employees ko will be celebrating. We are one in celebrating sa among anniversary karong
December 8, uban po sa among mga attached agencies kay One Big Family man ni sa Dole. So aside ana sa Jump Fair, nasa may mga help desk. So ang NLRC, ang Regional Arbitration Branch, naghatag po sila o mag-accept sila o kanang complaints. Katong may mga complaints sa ilang trabaho through atong single entry approach. Magdawat sila. Atong PRC will be also accepting applications for those professionals renewing their licenses. Ang POEA, maghatag sad sila since naatay overseas na mga bakante. So, maghatag sad sila of pre-departure na orientation. Ang TESDA, daw kung po sila katong gusto mag-apply o kanang tech book na mga scholarships, makahatag sila o asa pa ang naay mga slots for scholarships for technical and vocational courses. O appeal po ang OWA, maghatag sad sila, mag-accept sila o application sa katong naay mga dependents na OFW, maghatag po sila o mga scholarships. Ang panghatag na services bali sa atong mga public. Thank you, ma'am. So, Director, nakaidugang? Ang ako ikadugang mao ang paghatag po kasayuran na ang atong Department of Labor and Employment naghatag yung bago nga sistema po tali sa usa ka mamumuo o sa mga amo. No? With our new labor laws compliance system, makita nato na ang atong mga inspectors before, gitawag na karon nato labor laws compliance officers, they are now inculcating to all establishments and corporations na dili na more on police mentality or regulatory power, ang dili inculcate na nato karon ang gitawag nato culture of voluntary compliance. Diin, usang kamamumuo, pagkatanawon kung sa ilang kahimtang sumala pa sa lagda sa mga gisunod ng mga balaw nato sa mga suhulan, it doesn't follow nga diretso na dayon kung dili tagagi gayon na matanaw gayon nga na-afford mismo ang ilang mga employer aron nga sa pagduaw na mismo sa mga LLC o sa Department of Labor, ilan na dayong madiretso pag kuha dayon pag sulbad diha gyud sa planta kung kaso o do na may kakulangon sa paghatag sa sulan o mga benepisyo ingon man sa health and safety sa lugar o sa mga trabahante. So, tagahan yun na ikayon na magkasabot-sabot ang tulong ka mga bodies, that's labor, management, and government, aron nga matukin nila o matagaag solusyon ang mga problema niya tali sa ilang kahintang diha sa mismong company or establishment pinagi sa paghatag sa ilang kasayuran nga duli dili lang mutan-aw sa pag-implementar kundi utamang nagyud karon nga pag share pod sa ilang mga itawag natong mga toolboxes ng mga programa like for example sa mga programa sa productivity mga programa sa labor and employer relationship tanan itagana nga kung mahimo ato nang matabangan po ng mga employers na ang ilang pagdumala sa ilang negosyo, ingon man sa ilang pag-manufacture niya o pagdumala sa ilang mga negosyo, makahatag yun sila o tukma sa nga kayuhan sa ilang mga empleyado pinagi sa gihatag ng mga toolboxes sa duli on productivity, aron nga mulambukod ang ilang kahintang isip mga magpapatigayon o employer. Thank you, Director, for that update. Siguro at this point, ato ang i-acknowledge na ato mga kauban sa media who are here with us. So, kauban na to si Sir Harry Del Puerto sa Melosatch. Then we also have Sir Vic Cabanag, Sir Edmond Dalvan, Sir Jerry Valenton, si Ercil Maandig, Ms. Paula, and of course, si Sir Ben Contreras. So, siguro we would welcome your questions. Doon ang mga kumpanya nga hatag sa bilo,
minumis nga. 200 plus 200 kayo. Pagkakala may kapatawag ka pa, hindi kayo makakaya sa tumpan niya. 200. Ako ba po, dalog na. Pagkakaya 300, dahil 400. It's okay. Kung niya, naman sa 200 na kaya minimum, di pa buhat, di pa makaka overtime. Ano ba? Ano ba gani, ang ilang Christmas bonus ay karo. Kung saan na ito pag pag-monitoring niya mga kumpanya nga, pagkakasin nga wala sa pag ini priority delivery loss. Kaya ba, ang mga dadapan di pagbago, kung mag-report sila, kahit ang halos trabaho. Sa usap ba pag ini pag-reconcile nga matabagan po sa mga trabante. Okay, nindot kayo na nga yung ipadayag. Pero ang pagtabang nato mismo, nanagyo na sa concerned employee or workers. Kinahanglan ulang tayo, sir. Kaya tinuod na ang ipanulti, ang kamatuuran yun, kinahanglan at ipalayakay. Hindi man nato na masulbat kung ang maong trabahante nagpahipi, no? Kung saan magpaghatag nato sa pagtabang kung sila mismo niya nagkawit, no? Uraw na nahatlok sila o nadala pag yun siya sa pulo sa iyong ibati ng kadlo. Huwag yun na nga, kung mahimo, we should be vigilant on our rights. Huwag may baala na mo na niya ang ngalan sa kumpanya o establishment. Please give us so that we can order a compliance visit sa ato mga inspectors. And at the same time, kung dili man sila kay nahatlo, most probably, they can write us or they may not state their name and state only their establishment's name so that duly can take action on that. Eh, malisod man po o atong action doon o wala kayo klaro, inanglan atong kamangyo na ipatimaw ang kabaturan kaya ron ba nga matagaag solusyon ng problema. And duly is always really. We want to emphasize na katong mga establishments karon na wala maghatas ng entertainment pay, they should give because that is mandated under PD 851. Sa kaempleyado entitled yun na regardless of status for as long as they are being hired as an employee, he or she is entitled to a proportionate entitlement of 13 month pay. Mawag yun na ako. Would like only to clarify kini mga medyo industries na medyo ba how many employees do we have? Medyo 50 or about 50? Ang medyo industries? Ang medyo industries, more or less, they're the big corporations. And therefore, probably they are employing more than 10. Okay. This year, the pay, hindi yung 300 pesos. Now, ang sa balaod, ang atong minimum yun karon as far as Cagayan de Oro is concerned, is 306 pesos a day. Muna, mandato yun na. Kay Kwaman, regardless of the size of establishment, basta 306 na sa mga non-agriculture. Okay, thank you. Hindi na lang ito ikuan ang tanan doon from most supermarkets and department stores din sa atong dakbayan. Kontrakto lagi ng empleyado for 5 months or a little over para nga dili ma-regular employee pag-abot sa seats. Kunya, i-review na lang sa dayon. To the extent nga nagani uban ang report ko gano'n, double payroll pag yun ang kapirmahan, ang isa mo i-report sa dole, ang isa mo i-actual mabayad sa tao. Dili ba mahimong imbestigahon nga na sa dole on a motu proprio basis bisag walay reklamo? Like some agencies now, inanat naman, bisag walay reklamo, imbestigahon, basta na alay report. Ang atong mandato karon is massive man ang atong buwan, atong visit joint assessment. In fact, gipahatan man ang atong regional office of more than 2,700 88 ng mga establishment throughout Northern Mindanao. So, bisan pa o walay reklamo, naagyo na yung regular routine inspection nila. Inspection on good na. And then, o magtanaw niya ang doon naging po irregularidad, most probably, namang guli atong bagong sistema karon na
o dili sila makatuman within the reglementary period of 10 days within plat level. So, the DOLE will resort to that what we term as mandatory hearing, no? Ay, pagkatanaon yun na kinahanglan ang mga mulo o nakita dito sa joint assessment ilag yung i-comply. Otherwise, the Department of Labor and Employment will now ato ng paghimuon sumala sa by force of law, it should be that compliance should be made by the hearing establishments and corporation. Mao na diyan. Thank you. Ano po yung dugang gamay regarding ating question ni Sir Ed? Sa akong bago na sistema, Counselor, sa akong labor law compliance system, before, sa akong inspection na program, mo lang inspector sa establishment, tanaw ng records, kung sa gihatap, muna dito siya. Kung ay makita ng findings, muna siya o pa-comply. Karo, sir, mulingkod na, before siya mutanaw sa records, mulingkod din ha ang representative sa management, mulingkod sa ang representative sa worker, o interview niya, random na nila o kuan, select ang atong mga representative, then mulingkod together with the atong LLCO. So, then imuha ko sila o kanang nangis sila affidavit na mo ito ang ilahang mura na ilang nadawat maski na mo ipakita na records. So kung naay diferensya, dili mo ang records, then dili mo ang resulti sa empleyado, sa worker. So mo itong imun ganina ni atong ni Director Gates na sila mandatory conference. So kung dili gihapon i-comply sa ato ang isa employer katong ang ilang sa difference mo kung tagaan sila ang compliance order, then kung dili pa gihapon mo na lang panahon na i-sheriff din siya sa atong sheriff na assigned sa Department of Labor para mabayaran yun ang worker. Personal money ko pili. Previously, doon ay ibang organized no, ang RWPD. Productivity Network, Stevers, Swedish Bank. Wala na yung taon sila karon. So is this a failure sa part sa RTWPB to sa isgutan ng lugar between management and labor sector? After all, our programa initially is being spearheaded by RTWPB and DOLE. Empower magod nato na silang mga establishments and those who participated yung mga employees. Na once nga nakuha na nila ang mga sistema, it follows that they should embark at their own. Na kumahimo, ilag yun ang matuman o ilag po na i-implementar. Kaya ang buhat magod sa Department of Labor o sa mga membro sa RCC is to give them the input in a way nga muna i-iya nila. Pero it doesn't follow nga mawala na kung dili tagaan nga po na pagtagan nato through our ITCs, kaya na naman tayo mga kuhan din in the Central Tripartite Council nga ako na ni sila di-classify according to industry. Nagkanang mga industry nga di-classify nato, doon na sila yung mga kagalingon ng mga officialis nga mo'y matanaw sa pag-implementar sa mga programa nga ihatag gikan sa Department of Labor sa nagkalalang ahensya sa gobyerno. So, they should look into the welfare and the progress of their industries concerned. Okay. In fact, DOLE is also looking into nga makakam up sila o BCGP, meaning Voluntary Code of Good Practices sa mga industriya. Na mismo, ugunsay mga kayuhan diha nga ilang nahimo, that should be shown to the rest of the world nga ang ilang gihimo angay yun nga kapanaminan sa uban nga mga industries. So ma-benchmark na sila. Pero sa ilang paninguha nga mahimo yun sila, nga mapulis yun nila ang ilang mga problema o mga yamuhmo, masulba yun sa ilang mismong kagalingon ng mga grouping sa industries, na ay atong mga opisyalis niya na magkatanaw. Ang DOLE only is to supervise in a way kung doon ay mga issues and concern. Pero we empower them
in a way na kung mahimo, they should inculcate in themselves na doon na sila culture of voluntary compliance on any other government standards or regulations o uban pang mga paghimoon on point of productivity nga imong ingon o kanang mga 5Es nato sa pag implement nga maayo ang dagan sa ilang patigayon aron nga pinagi ni ana aduna silay dako nga mga production that would lead them to be profitable corporations or establishments. So therefore, that would redound also to the cascading of benefits to their workers and their employees. I should say, I'm proud that Murag, it's by the progress of time na absorb na dayon sa ITCs dato. Muna nga ang maong mga kaliupan nila medyo is being absorbed now with the industrial tripartite buwan na ito. Industrial tripartite council na ito. Din, ang prudent usana sa mga tipaka, no? Nga membro anak sa Diapon. These are all people, no? Comprising of different establishments sa una, which are advocates on productivity. That is why ang productivity karon dili lang usa lang ang ka-issue nga tagaan nato pagtagad kun dili that's encompassing now because most of the establishments and corporations are now gearing towards international standards. That's why we have the Asian integration now. Dili lang ta mingunog usa lang ang aspeto sa productivity ng atong tagaan o pagtagad kun dili the holistic approach on how we gonna survive ourselves in terms of productions, in terms of labor relations, labor standards, vis-a-vis our being part of the international community. Alright, sir, kaya ang point lang siguro ni Director Diloso is that na-shift lang siguro ang concentration sa productivity. Okay, di ba industry na siya karon, so lahi ang pasok sa productivity when it comes to the bus industry na asad sa ato ang sa banana, lahi pud ang sa pineapple, lahi pud ang sa construction. So lahi na siya og approach. Mo siguro to kay before man gud mura general mo kay siya tanan. So karon gi-specific na gid siya na unsay haom sa ilang lain-lain man sila og concern approach sa productivity kay sa bus lahi pud sa ilang na dili sila na malas ang accident, nahiputong na sa factory. So, maraming ngayon na si Bon Sir pagka kung ano karoon ng approach sa department. Kauban niya niya. Sir, ako lang tutunan, no, kay nang-hire mo katakaroon mga applicant, especially sa abroad. So, kasagara mag-good atong pamonitor, atong gulay pipila ka mga igsoon na totoo sa abroad na nagka-problema. Problema sa panglawas o problema pagka sa ilang amo, paglisod sila pag-uli. So, ako pag-utara sir, kung sa inyong pagkatamang sa duli, about ano yung mga problema? Sumala pa sa talaan sa UWA, they're returning OFWs now that are being catered with. In fact, naay problema signal gani nga naagoy problema dito sa gawas. UWA is always ready to repatriate all these concerned workers. And then as far as Region 10 is concerned, or as of the present, murag wala man tanay na tala nga dunay distress nga mga OFW sa Northern Mindanao. Pero naa siguro, pero sa kinatibukan, pero pag mahibaw-an na nato nga doon naging problema for as long as they are documented OFWs, dali na kayo na matabangan kayo. In every country, actually cluster maguna sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, o sa ato din sa Asian countries, doon na tayo mga gitawag o polos. No? These are Philippine Overseas Labor Offices.
And they are there in order to cater kung sa mga problema sa atong mga OFWs anak ang mga lugar. So, napay atong embassy because the polos are located within the compound or the embassy of the Philippines. So, nara itong atong mga ambassador dito, napay atong mga labor attaches, napay atong mga welfare officers. So, pinaki sa media, most probably you will know because you are better off to know and ay mga distress na itong mga iksoon, no? Or to our online. Please tell us so that we can coordinate. Wala man siguro mga problema din at dinhin dangat sa atong opisina o sa uwa, mawala pa tagay pagtagal. Sa mga sitwasyon, siguro mudangop siya sa buhatan nato sa overseas welfare, overseas workers and welfare administration na may atong regional office diri. Documented na siya. Doon ay package of intervention of tabang. Karon kay na recuperated naman na siya, kay dugay naman tunay tabo. So most probably, he will access with our assistant sa UWA. Kung napoy atong panalitan o undocumented na siya, pwede po siya buhato sa atong regional na buhatan. Ay doon naman tayo NRCO dito, National Kuwana Reintegration Center na ito, nalaya sa itong opisina. And then, he can avail of our assistance package na makapadayon siya sa iyang himbangon din sa Pilipinas through livelihood assistance. So, nagyapon. So, pangatuhan lang na sir, kay I'm sure if he's a documented OFW, so naana karon ang iyang ngalan sa UWA, so he can avail of or she can avail sa mga package, no? Even the dependent o namay iyang mga anak, pwede po na siya kay doon natin scholarship sa UWA. And at the same time, mismo yung mama o single na siya, pwede po na siya o maka-avail po, tagaan po nato kaya ang mga dependents or parents are also eligible to access on that assistance package. Director, duha ka po ang kadlukan sa mga negosyante. Ang usa tuloy, ang ikaduha BIR. Pero arang-arang na lang ang tuloy, kaya doon na pa'y napag-apoy chance na magpapatinood ang mga negosyante. Pero sa BIR, wala dyan. Yeah. Director, bayan ka bayan sa labor ba? Siyempre, akong simpatiya naman din sa workers kay ilabi na o may kalabutan sa minimum wage. Pero doon ay usaka irritant kita mga nagtuwa ko na nagapadayon pag-iapot ng tukaroon. Kini nga irritant mo kini ang kapahing sa mga empleyado na magubi, mangawat, o magbulakbol. So, masagtan man ako na itong ang duli, murag simpatiti kayo sa labor. Pero yung aling nga sitwasyon, Director, how do you treat this kind of cases with her? Muro ang pananaw nato karon na bago na karon ni Songben, no? Pagkatinood yun, ang Department of Labor dili na mahingon og amulan dayo na dawato na without giving due process to both parties. So mala sa imong gipamulong og kawaran na namuhagod, and then it is certain nga na kung yun na kut siya in flagrante delito or by investigation found out nga nahimo yun na niya, naman tayo mga sumbanan sumala sa atong balaod. Ang labor code provides for just causes of termination. When it's stealing, that's dishonesty, that's not amount to outright dismissal yan. Oh, kinahanglan yun na nga matagal. Pero, ang katong imong nasakpan, dapat imo sa panapay balon, nga mauna yung sala. So how will that affect the benefit or due to the worker? Wala yun na if found to be violating this major cause na nagyod di butang niya sa itong balaod, he is going to forfeit all his benefits. Sir, ako si Paula from Rhodes, Tarnini. Sir, since ang highlight sa inyong anniversary kay Job Fair Month, so, ang mga may ating na Job Fair kay mga mukha na, ang kong mag-serve na ako, madami kayo yung mga tao, mga applicants. So, atong May 1, naman may Job Fair sa SM,
dagan kayo kanang mga job seekers na kuan sila ng ato ni sila dito niya. Sa kung observe daghan di kayo sa nang work, di kuan din sila ba daghan di kayo niya. Sunod ka nung sa bato ka nung center yung ko to, ay di sakit kay more gapon nga kung dito sir nga observance kita nga. Daghan gapon kayo job seekers. Unsa may ipasabot ana sir? Pila na ba ka po karon ng mga wala yung trabaho? Mo na karon ang problema, no? Particularly, we are fortunate sa Northern Mindanao as on point of employment is concerned. Ang atong employment rate mas taas pa sa national rate. Yeah? We have 97.4 employment rate sa Northern Mindanao. Meaning, out of the 20 mga labor force nato, ang employed ana of 20 labor force in region Mindanao, in Northern Mindanao, disiotso ana ang naitrabaho. So, duhara ang wala. So, meaning, increase ko lang atong employment rate karon. Ang wala yung trabaho, natulog ni comprise for around, that's 97.4%. Or a matter of 2.3% lang ang wala yung trabaho rin sa ato. Ang imo lang sinati na daghan kaayog yung mga aplikante, no? Daghan hold nga mga bakante o nagpulsisok yun ang mga aplikante sa matag job fair na to. Meaning to say nga daghan po tang mga entrant to the labor force karon, daghan tanig graduate. O sumala po sa talaan, there are around 20,000 or more mga graduate nga mapudus na to sa Northern Mindanao kada tubig. Oh, that's only as far as kana mga courses are concerned o mga skilled worker sa mga book na to. Mo kanina nga atong itinguha yun nga kung mahimo, matagahan na to, mapacilitate na to. Although these are not routinary yun nga kada adlaw ang job fair, pero atong yun ang ipasigda kay it's only on that way na matabangan na ato mga walay trabaho kay ato na mag-i-offer nila sa Sacavinho. Ang mga employer, ang mga bakante ng mga trabaho na aron din na sila makasuroy-suroy na pala sa una nato nga nangagibon na lang itong sapato so half-to-half nga ito sa mga companies pagpangita sa dyaryo. Karon, itagalag yung kagiran in one venue and on that particular instance naanatanan, naana ang mga employer, naana yung mga talaan sa mga bakante sa trabaho, and then itagalag yung natong kagayunan na kung mahimo matagahan sila o prioridad, no, nga ang mga wala trabaho matagahan yung trabaho o mao na diha. So hinapunta nga kini nga tong collaboration with this other, the media, the only with all the agencies concerned, o mga ganina nga mo nang tawagon po ng NSO, ang DFA, NBI, na kalingkuhon na sa dini, kaya aron usara kahit gayon, amo apply na yun sila. No, kaya yun kayo, mato pa sa NBI, mato pa sa NSO, mato pa sa uban pang mga ensya. That would entail cost, efforts, no? So, by that alone, makita na ito nga, atong itagahan yun. Dili ingon nga spoon feed na ito, no, it's not. But rather, we are giving the chance na kung mahimo, na katong maka-access yun, dili lang ingon nung katurang taong na yung kwarta. Katong way kwarta, bisan mo, ipamailo pa lang kwarta para alam magkatagaan o higayon nga maka-apply kana o sana sa atong main concern na kung mahimo, dili na sila magbaklay, makaato magaling sila, makaabot, at least dili na sila magsuroy-suroy sa nagkalailayan nga companies. It's within that venue. Siguro sa food, ma'am, yung nabantayan na daghan kaayo, yeah, one of the reasons could probably be na Cagayan de Oro is highly urbanized na city. So, nag-i-influx din ni sa from the provinces. Dili mag-apply so katagigan sa oo, no, dili na mostly taga-Cagayan. So, ginigita sila. Pariha good na kanang mga sa taga-provincia mo at Manila thinking na mas daghan ng opportunity mo. Okay, hapong dili sa Cagayan de Oro. So, dili mga anhi ang atong mga
aplikante. So, sa karon po nato na job fair, dili lang mga private agencies ang nag-appeal. Naapod ang DSWD. Nasa sila hiring mga 49 kabuk ilang vacancies. Appeal po ang Army Recruitment for Mindanao. Ga-recruit sila og mga 310 ka mga enlisted personnels. Kani man job fair kay, wala man siya open ba ni para sa tanan kay, namo guyuban kay pag makabalo sila na job fair, niya kam makakanunya sila ang mga undergraduate mo, ingon ni sila nga, ay wala ko yung chance ana kay di man ko graduate. So unsa man siya nga job fair na kay? Actually, ang job fair na to is open for everyone, regardless of sex, regardless of religion, regardless of age. Oh, mao na dia, kung mahimo, tagana to kay gayunan kay we are inculcating to all the employees na wow na nato karon atong hindrances ba kay usay man good ang mo apply ana mga patanon ra mga senior gani in town di na kay wa na magyud tak op na magyud na ilang panahon pero ta sin follow kay pwede pa ko director pwede pa ang dili ko no kay importante man good sa ato is there establishments who are looking for more experience no rather than the new five, kinalang yun sila, prefer sila mga experience yada, or experiences wise, they're given priority. Muna diyan. Now, Sifon, ang ato yung kadaghanan sa Cagayan de Oro, takhan yun kayo mga applicants. Kaya nga no, because of the media, because of you, it's fully disseminated, print media, mga sa radio, TV, o kanina, mga kuwanaguta, mga social media pa, mga Facebook, Twitter, o nabang pa, nag-hangyod mo na magpunsiso. Makadungog ang mga bulanon nga naanya kay Akbang Ramantas at Mindanao, o nag-hangyod mo na. In fact, I'm from Bohol, may yung pamaganda sa, Bohol, sir, naman na yung job fair, no? Mga tumiyo, pila ba pagtabok sa Cagayan? Manipad sila o pa, kuha kayo sila, no? Ang ilang plenty na 400, 400, o ma, dawat sila, o di, mamingon yun sila na, at least it's worth traveling for. Diba? O, huwag yun ang kwadya. And desire pa ko sa ka unemployed is very high. They want to fly because they want to be observed and ma-employed yun sila. So, educational attainment ko na yung pautana? Educational attainment? Wala depende na sa nag-hire. Kaya doon naman sila ay qualification as to the courses that they prefer and the skill that they desire. No? Una, qualification-wise, depende na karon sa usa ka aplikan. Busa, among iawag yun sa mga aplikan, ayaw mo pagsalig sa inyong kurso, kundi ni tanaw ninyo ang mga bakante unhay na haom ang inyong katakos o mga skills, no? Kaya, doesn't follow na you're a teacher that you'll just be waiting for a school to open so that you can teach. No, you should hone yourself. Kabalo ka computer, kabalo ka mo edit, kabalo ka mo write. You hone your ability to write. You hone your ability to speak so that you will be known like you, media people, di ba? So, ang among benchmark sa mga aplikante when it comes to pag-apply, ang mga media men. Ang mga media men are equipped with all the written, the vocalization-wise. You have everything. So, ang pagpaminsar sa auto, that's analysis. And therefore, you should have that. And above all, dili lang sa inyong katakos o qualification, kung dili sa imong pagkaikaw, imong pagkatao, is the soft skill. Mahunsa man imong kaibaw, o dahil tapulan ng kapon, report sa imong opisina. O, di ba? Mahunsa man imong kaibaw, o dahil, usok man ng kamo, atribir o supa sa imong amo. O, this na kayo na. And these are the traits and attitude and character of a person na itanaw po sa mga interviewer o employer. Kung sa mga mentamos runis, job fair lang na, o doon na pa yung program, o sayaw ka director, o kanta sa So napatay mga opening ng mga ceremonies. So before mag-open ang Centrio, so natay mga official ng mga employees mag
Nami Thanksgiving Mass, magsugod alas 8 dito hapon sa Centro. Dayon pagkahuman, diretso na dayon ang opening ceremonies. So diyan sa opening ceremonies na maghatag atong director ng message sa ato ang Honorable Secretary sa Department of Labor na siya maghatag na message sa ato. Diretso na dayon sa atong opening ribbon cutting. Diretso na dayon para sa atong mga job seekers na dili na sila magdugay, maglata, magpinduga. So naantay kamay na programa. So nasa din yung mga, nasa yung recognition ana sa upan na mo ng mga partners, mga 9:30, mga 9 o'clock, para mga 9:30 makasugod na dayon sa 97.4% employment rate, yes. The accuracy. Noon naman tayo survey sa NSO, doon ako tayo survey po sa atong kuwan, yun yung labor market information. We'll give you the exact rundown, sir, for the profile of employment sa ato, sa Northern Mindanao. Kaya we have a copy. We'll give you. Pwede sa mag-visit, sir, na ano siya sa mga website, www.dole.gov.ph. Yan na ang ato ang labor statistics. Kompleto siya by region. Kung yung statistics ang isnita, because magawas sa mga newspaper, either sa television, or sa nationwide na statistics ba, ilang ang in-dispute. Kaya, while uso man karoon ang sa job fair, halos sa kasa, pwede man ang job fair, nagugugog mga tao, ang observation nila niya is, dili reliable ang statistics. Kaya naman kung may employee to, masip pa, didaghan, putang ta sales force. Actually, huwag mag-organize ito. Kaya mag-agad naman kung nga sila'y mahalin o wala sa mga employee pali. Plus, kana mga service crew, kana mga tindera, kana mga kumbo, kana mga kedo. Up to 3 months or 4 months, wala na, tantang na. Ito, so, but nakarikol na lang sa employment rate, lugar na inana sa kanaghan sa wapa. After 3 months, wala na po ito na ako. Japanese na po. So, walang, hindi ko na reliable na ngayon ang bully na ilana ang ginagal sa nakatrabaho. Actually, ang statistics dato, these are rounds of surveys, no? On that particular timeline. So, when that statistic was made, on that period, so mora po na ang kinatibukan kita nga, muna yung i-profile. So, on that particular time, ang statistics niya nga ilang i-survey according to ang mga talaan sa ilang mga indicators. So, mausad na ang i-publish na mauna ang atong trend as far as employment is concerned. So, muna nga, ini atong job fair, maningagan mo kay Mingon ka nga, sige na itong job fair, itawa na kay Balo o pila na yung nang-hire. In fact, there is a consolidation now on our Bureau of Labor, Employment and Statistics. All the results of the job fair that are conducted. So naana diha, makita na nato inyong i-browse na dole.gov.ph kay naa diha ang talaan sa ilang mga datos, no? Aron nga doon nasad mo yung update. Although statistic wise, many kind of mga survey are not accurate because these are all based on the data that are collected, rundown sampling, or maybe because these are periodic surveys, so that will be our basis. Dili po kami unog, di po natok kamo to, kay ilang man ang di kuan gyud, ilang man gyud ang gihimo, o ilang po nang gituki, no? According to the indicators which are being used in order to present the totality of the result of the sales survey. So muna. Although, we can speculate also because whether we like it or not, there's no perfect, wala na perfect na itong trending. Kaya nga no, it's all aligned. They should be aligned. Meaning, all the registration should be aligned. Meaning, karon aligned. Pero next day, that's already dead. Because why? Tanawin mo sa registration, now they are single, but pagkaugma, naminyo na dahil, so this you change the status again, diba? From single to married.
That's why sa akong skills registry system that we have for DOLE, una, mga talaan na sa mga tao, tanan ng mga skill, mga professionals, muna gitawag na mo live registry of manpower. E nga no, on a weekly basis, tanawang mag-doon na whether or not that person who registered in that particular barangay is still living in that barangay, kay mobile man ang tao. So, chances are nga, basin na, libanghi na po na po sa Cebu. So, wala na po na siya. So, ato na po nang i-kuanasan, i-delete nga, or maybe we can make annotation there nga, this person is not anymore available in that particular barangay. So, we need, and these are collaborative efforts for all of us. Na kung mahimo, pag tinabangay ta, na ang DOLE is concerned for employment, is not solely the prerogative of DOLE. DOLE's concern for employment is same as you, media people. No? Employment is not concern of DOLE. Employment is not the concern of media people. Employment is not the concern of LGUs and everybody. This is the concern of everybody. Diba? Ang atong ipasulod, atong mga higala, mga kauban, kauban atong mga Pilipino. Diba? So, I think, that is one kind of public, no? Okay. As you said, there's no perfect organization, pero unsa na ang gihimo sa DOLE, ang inyong paningkamot, aron maibsan o mawala kini atong mal-labor practices sa atong kapupuntaan. So, asa na karon ang DOLE, especially sa hiring sa mga bata, katong wala kayo sa ulan, sakto o katong mga ilabi na katong mga industries nga nag-hire o work of sort of slavery because wala nila ang matuwa ng tao. So, ilang i-manipulate o exploit ang kahimtang sa atong mga trabahante. So, asa na karon ang DOLE sa inyong balikamon? Okay. With our theme sa DOLE, 81 na taon na umarangkada tungo sa decenting trabaho. We want to inculcate that decent work. Meaning to say, when you say decent work, it should not be coined with influence. Rather, alamingon ka of involuntary servitude, karang atong pagka-slavery. We want really to eliminate that. And DOLE's task is very certain. Ako mahimo wala na child laborer sa Cagayan de Oro. Wala na child laborer sa Tibok Amihanang Mindanao o sa Tibok Pilipinas. Una, karon ang usa ka hagit sa Department of Labor pinaagi sa pagtambayayong sa tanang mga media practitioners. Now, if you think there are still child laborers that are now employed in those establishments, there are now slaves that are still proliferating in all these kind of establishments which you think there are, kaya balunang na sa ato. Okay. Doon naman tayo task force sa regional na ito. Doon na tayo task force ana kaya sa child labor. And therefore, unaman na may tabo na DOLE will be one of the lead agencies to look into that. Of course, with your help and assistance. Unya, kanang sa taga-mall, mga empleyado, as what you mentioned, siguro, una ang magaling may tabong anak nga karon wala pa yung masulbar kaya wala sila mupadaya. Most probably, may bawang na nato through our joint assessment. E nga no, ang among gihimo karon dili ingon nga ang labor, ang atong tanahon lang, ang mga empleyado, kundi ako sa tagaan, okay ngayon. Nga mga employer, anagayon sa the time nga ang labor laws compliance officer na mag-comply sa mag-conduct of joint assessment, nga gitawag na itong inspection karon, nga they can sit with us, can sit with the NLCO, the employer and the employer's representative, nga kung mahimo, ilang masulbad ang ilang problema mismo sa ilang buhatan. Kaya dili na mo gusto na tanawon nga naa ang Department of Labor o niya dayon di ay wala pa man na yung masulbat. Mingon na yan sila nga, sir, mau maghihapon. So, mau maghihapon,
So ato paghihapon ng balikan aron na ang ilang pagkuha paghatag og maayo sulan matagaan yun. No? Dili ingon nga mga to ang duli kay aron i-enforce dritso. Kung dili tagaan kay kayunan nga employer mag mapasabot na pinaagi sa pagtambayayo, pinaagi sa ilang mga empleyado, dili sila maka ginansya o dili sila maka record profit without the sweet and brown of the workers. Ang concern po sa trabahante, sir, especially sa mga malls, manotis na ito nga, kaya ito mga tindira o tindira, wala sinilingkod lingkod. So, murak, doon na may siguro gihimo ang duli ni Ana. Apan, karong mo og yapon ang practice sa mga malls nga atong matindira nagdagko kay ilang mga bakta kay dili sila kapalipuron o unsa may do na ni effect sa ilang health. So for 12 hours sa ilang tindo kung saon na ninyo karong nga unta tagaan sa sila sa 20 minutes per hour nga makalingkod po sila. Tinuod na no nga observation when I go to malls, nakita nato nga wala na sila gi-provide nga mga bench, no, or mga chairs, most probably because ang ina nakita ko diha nga taga chairs ana kasi na sige na nilo po sila lingkod. Oh, pero sakto na nga observation nimo sir no nga at least gihimo sa Department of Labor nga patagaan gyud na sila o facilities nga at least dunay bench, not necessarily one chair or one bench for every employer, kundi tagaan yun na sila kagayunan nga they will be given that kind of facility and that's mandated under the law. And then, amo na sana yung inculcate karon, eh, kada mga establishments employing 10 or more, ngayon pa, giapil pa rin among list na mo through our advocacy, kining gitawag na ito Safety and Health Program. Ang Safety and Health Program, mandato ka na nga doon na yun sila safety officers. And then ang safety officers should be that they should undergo a training on basic occupational safety and health seminar or orientation. Ang safety officer na mismo, maunay mo inculcate sa employer nga, sir, mauni ang mga kinahanglan ng mga personal protective equipment o mga facilities aron atong ikahatag nga maoy maka-improve or if not, that would help our employees on the health and safety aspect. So, amo na nang ginahinayan karon. Salamat, sir, sa imong observation. It has already been noted, especially ang mga empleyado na po sa malls. No? We hope with our ITC now, Industrial Tripartite Council, kaya na naman po tayo atong i-organize nga wholesale and retail industries. Na ma-meeting na to, they will have a meeting with Dolly and all the OS practitioner because we have our OS center here. So most probably, we're going to inculcate to them. In a hinay. In a hinay, aron mapasabot. Ay, kung di na to na ipasabot, chances are na ma-flagrantly violated na magyunan nila kahit wala may nireklamo. So among yawag, pinagi ning atong pagpulong-pulong karon ang mga malls and all other big stores in Cagayan de Oro and the whole entire Mindanao. And it is mandated under the law that they should provide the necessary facilities for the health and safety of their workers. Nasa ko yung observer, sir, kining tayo sa kadakong kwali ni Tigayon. Ano na sila yung mga empleyado ng kasaka o magkanaaw sa building nga walay harness? There was a time, ipangutanan na ko ang tao nga, asa imong harness, ginadili, raba na sa balaod. Ingon siya nga nahutan. So kung mahulog ka, nahulog siya at imong kinabuhi. So kung pwede nga, kinsa ba ang dunay katungod nga mo report ani mga butanga aron makurihian ang mga practices sa mga kontrakto. Nindot kayo na observation mo, sir. Meaning to say nga, aware na yung ka sa basic occupational safety and health. So, ang atong pagtambayayong sa media, dako kayo ng mabos. Tanaw ni mo, that's plain view, ha? Nga kuhan, rest. So, anybody else can report that immediately to Dolly. So that we can dispatch our labor laws compliance officer aron pagpaunong.
Naitamu na sir doon sa mong opisina. Dahil billboard niya, handa ko, mga gihimo. So nakita na mo na nagsaka ang mga trabahante dito without even protecting themselves with harness. No? Wala. So among ipatuan na yun, among ipaunda. It turned out the eye. Yan tanan ng mga gamit nila, personal protective equipments, naa kumpleto. Pero wala lang yun i-gamit. Kaya nga no, ang supervisor nila o ang ilang foreman mismo, wala diha. So, ang ilang assignment nga gihatag, ilang ang gitrabaho without even having a toolbox meeting umay mo before they start working with this kind of undertaking. Inalan, tagaan ang sila orientation. So, muna ka rin sir, nahinay na ang Department of Labor is looking into the aspect of occupational safety and health standards. The previous question was not answered properly. Ang question ni Tito Boots niya, asa na kulutaman ang Department of Labor may tuwan ani niyang mga reklamo sa atong gabante? Mini, doon na ba yung sinultan? Doon na ba yung gipasira sa Department of Labor? Ang pagpasira is kuan man na is a matter of procedure because whether you like it or not, ang mga employer has also their own rights. So ang ato manggun ani kay we want to inculcate in themselves ka kung doon na may compliance, it should be a culture of voluntary compliance nga mapasabot. Bisan pa imong by force of law imo nang ipatuman sa ila, mutuman na karon pero pagkaugma wala na. Kaya wala man sa kasing-kasing o sa una-una. So mauna karon ang pamahagi sa Department of Labor, i-shift na nato ang maong paradigm. Nga dili na pagpugos, kundili pagpasabot. Aron nga ma-sink in sa mga employer sa ilang sistema nga ang kayuhan dahil sa ilang empleyado, kayuhan po sa ilang negosyo. So mauna, we look and into the soft heart of this employer now. Na kumahin mo, mutuman sila sa balaod na kinasing-kasing. Dili kayo mutuman na sa balaod just for the sake of complying. O, di ba? Muna, dako na kayo na ang tinusubawan sa Department of Labor by inculcating to them the culture of voluntary compliance. Kaya di naman is there may inspection. Kaya itumba na ang tanan ng mga kumpanya o mga establishments. Kaya nagsabta na nila. Ano sa pamana sila mong sabot? Nga obot po itaw na nga dato man na sila gumikan sa mga empleyado. O, pagkatinood mo mag-unay real sense of the world. And that is why we should be very practical and empathic on this. Nga Department of Labor is now has not changed the paradigm. Instead of regulation, naaman na, balaod man na. Ato ipasabot nga ang balaod masabtan po sa mga employer o sa mga trabante. Diba? Kanang pangunta na nakinalan mga yun nagdatos sa mga data. We have it there in our office. O ang batayan ng ANA ang kinadaghanan ng mituman ng mga establishments sa pag-implementar sa suhulan, sumala pa sa mong ibat-bat o uban pa ng mga reglamento sa gobyerno. Kanalang, you just look upon the COC, Certificate of Compliance. O tanaw ni mo niya na naay Certificate of Compliance ang usa ka establishment, meaning to say, na compliant na sila sa mga suhulan o sa uban pa mga implementar na balaod. Tanaw na, as of now, we have more than mga 400 COCs that were given already to the respective companies, mga big companies. Oh. Ang utana mo kay you are from media, you ask the establishment, COC compliant na ba mo, sir? Ma'am? Oh, pag na, pagkapakita ka nila sila sa certificate of compliance, meaning to say that they are already compliant with all the mandated minimum wage and labor standards. So, mauna. Lato na to ang katapusan ng utana mo, sir. Like, last two question from Sir Vic Ona and Sir Harry. As far as compliance is concerned,
kay inguli mo sa kanya ito nga strictly enforcement karon kung may mong voluntary. Basi mo din sa understood ng voluntary na voluntary sa itong pagpili, bilik. Actually, ang pasabot na voluntary compliance is paibalo, inanyayan na ito pagpasabot sa employer na mauni ang mga balaod. Mauni ang mga balaod. It doesn't follow nga voluntary nga mauni ang kasabutan nila bisag supak sa balaod. Ang pasabutan nga voluntary compliance is there is the law na ata ng mga balaod inanlan ilang i-comply. I-comply nila in a way nga dili na by force of law i-mandate na gano'n na balaod ni, tumano ni mo, no. But they should understand that this is the law and they should comply with the law. According to what they understand to what is prescribed for under the law. Balaod, aron nga wala na problema tali sa employer o sa employee. Pasabot nga, sila mismo, di na manister nga ang tagaduli mo nga ito. Mu-volunteer yun sila. Nga mu-comply yun nga ilang yun ang ipairal o ilang tumano ng balaod. So sa yun, kung sa'y problema? So sa yun ang problema. O ganina nga na ang labor, na ang management o ang employees. Kung sit down together, kung sa'y mga problema, aron magkasinabot. Kaya mauna importante na itong magkasinabot na ita. O naaman ang balaod pero ipatuman na ito. Nga mauni, violation niyo, bayari, bayad sila. Pero kaya wala man ma-inculcate sa ilang kasing-kasing o una-una. That voluntarism of complying with the law. Inahanan pa man yun na huwag na imong complaint. Aron nga mubayad sila. Ang among pasabot sa voluntary compliance is for this employer to know that these are the laws that they should follow by heart and by principle. This is the law and this is the rightful benefits for the workers. Ihatag nila, nandili na manistil pag puting kayo pa o mapuna pa sa media o sa Department of Labor. More good na. Lugar. Murag na-invent na sila, kumbigas reklamo, niya pag-abot sa inyong buhatan, murag doon ay negosisyon na naitabok. Inyo na ba din na experience? Ano nga nang amingon o nga ay ingon na nga problema. Kaya nga 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 problema, murag lahat na muna ako. Because, accordingly, makita ba yan mo niya, all government agencies na are mandated. Kumahimo pa, no gift, no bribe policy na ito. Eh, once you may mawaan niya sa empleyado sa gobyerno na kahimo sa laon ng unana, he will be minted against the law. So, malapas akong ipaybalo sa inyo na ang usaka mulo sa empleyado, mga na sila sa labor, we do not docket that one as a case already. Kundi rin, that's request for assistance muna. Ang among himo na is, we have our single entry approach. Eh, pareha pa po sa barangay nga, napoy, yeah, tinyo na nga doon ang negosasyon na aron pasulba sa isyo. No? They sit down together anyway at pasabutan ko sa nga magka-sinaptanay. Pero it doesn't follow nga mingong doon ay panagsabot-sabot nga nanay under the table. No, it's not. Ang dili, nagpagsabot-sabot, anyway, aron masulba ang problema nga gipresenta sa saka empleyado nato sa Department of Labor. So, muna ang may tabuhan na ang Department of Labor will not in any way initiate that to be a case nga muna idokit na dayon dito na mo. Kundi ni, amo sa nang itagang higayon nga kumahimo ang ilang strange relation in kaso o ang ilang mga yaungo o mga isyo nga gipresentar nga muna kulang sila o paghatag sa mga suhulan o uban pa nga mga benepisyo, ipresenta ka na anyway. Tanawan po nato kung sa katinoon, kung sa ka-extent nga isyo aron masulbat. So, kaya li sir, nga kung magpasabot na lugar, when it comes to negotiation, kaya li, hindi mo ba-baisa din mo ang itundan nga, okay, pero first offense kini ha, huwag dili, huwag maulang kaya pati mong buhaton, kaya li, huwag sumun. Amo na i-implement, dali nga na, kaya li sir. Murag, anak na, pero we try our best nga kung mahimo. Kung unsay naibutang sa balaod, amo yun ang ipa-inculcate nga ito sa employer nga muna imong dapat imong kay mandato man sa balaod. Oh. Pero if you think also, because you know, there are employer nga bago pa,
lisod pa yun pag-operate o magpadayon sa ilang negosyo. So, ang ato, timbang-timbang lang. Itimbang na ito nga kumay mo. Everybody is given that due consideration. O, pero ang atong ipairaan na mo ang balaod nga, ang balaod yun mo ay pagkasundo. Otherwise, if you will not follow the law, that will be a violation of the law. And therefore, you have to correct that because you are duty-bound to follow the law. Nilabay na usap ako sa kaoras mga higala, no? So, to close our press conference, ibalik na ito kay Director Diloso, ang ARB sa Dolipen for his closing message. Sa PIA, sa atong pag-ayo na anchor lady, na si Ma'am Jury, o kaya mga staff, o ba mga kauban niya, o gamon sa tanan, ang Department of Labor, kinasing-kasing magpasalamat sa mga media practitioners sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. Tanan mo, encompassing. We just want to close this one. The Department of Labor's 81st anniversary na kining 81 nga mga katuigan o ato mang natabangan ang mga empleyado ngadto sa paghupot sa disenteng trabaho. Ang Department of Labor, dili lang siya mo'y mo ang kunana kundi pinagi sa inyo mga media people and all the stakeholders, all our networks, LGUs, NGOs, People's Organizations, and the PISO Network, Career Guidance, o guban pa sa Tibok, Region 10. Ang Department of Labor magpasalamat yun nga nakaabutan sa 81 nga mga pagservisyo sa atong mga programa. And I tell you, Department of Labor does not follow that this is our department kita sa mga empleyado sa Department of Labor kundi ato kini departamento. These are the Department of Labor in all the Filipino people, to all the Filipino people. So daghan kayong salamat o mabuhay tayong lahat inatong ta nga tabulikan tag maayong lawas aron nga makapadayon sa atong pagserbisyo. Thank you, Director. So, ako na i-reiterate, no, we would like to invite everyone sa upcoming Nilang Job Fair this Monday, December 8th sa Ayala Activity Center. So, with that, we would like to... Naka-idugang mga Mildred. Yes, nagkuha na inform lang po balik that bago na ang among office, nagbalhin na may na nag-isa ka-Oswagan Highway, front-pinkit siya sa RER Phase 2 nga gate. So, bago na akong office, bago na sa damong director, nag-retire na si Director Alan Macaraya, effective itong July 1. So, atong director karon si Director Raymundo Agravante. Hoping na matabangan me o advocate na mga to ako mga aplikante sa Sentrio Kamilunas. Thank you. So in behalf of our regional directors of Philippine Information Agency, we'd like to thank everyone for coming over o sa akong mga tigsunod no, sa akong partners, sa Parasat Cable TV. Daghang salamat. Ang tut sa sunod no, sa mga ito sa Parasat. Dati wala namang ganito kagrabe yung tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Baha! Baha! Dad, baha! Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon, panahon na. Para magbago, panahon na ang alamin ng mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran.